Hello guys, pag-usapan lang natin itong kumakalat ngayon sa social media dahil maraming nagtatanong guys kay Mami Min, katulad ng dati guys, no, na tinatanong si Mami Min tungkol dun sa unang post ni Catherine Bernardo guys na iwalay na ang Katniel noon November 30, 2023. Naulit na naman guys, marami na naman nagtatanong kay Mami Min kung totoo nga ba yung post ni Catherine Bernardo na isang malaking prank ang kanilang iwalayan. Marami talagang nagtatanong guys kung ano nga ba ang tunay na kadahilanan ng kanilang iwalayan. Prank lang ba o ito ay haka-haka lang? Dahil dalawa kasing account ni Catherine Bernardo ang nagsabing it's a prank lang ang kanilang iwalayan. Kaya itong si Mami Min ay nagsalita kung ano daw ang pinost, yun lang daw ang totoo, diba? Kaya wala nang ibang sinabi si Mami Min bukod pa sa mga isyung binabato sa kanya. Siyempre guys, no, katulad ng mga dati, pinag-usapan umano si Catherine Bernardo. Lahat ng mga iba-ibang network guys talagang nagtatanong kay Mami Min patungkol umano sa post ni Catherine Bernardo na iwalay na silang dalawa ni Daniel Padilla. Maraming nagre-request guys na talagang gusto siyang ma-interview, diba? Katulad nito guys, gustong-gusto pa rin siya ma-interview ng iba't ibang network, kaso nga lang tumatahimik lang talaga si Mami Min patungkol umano sa pinost ni Catherine Bernardo. Katunayan yan guys, dinilit ni Catherine Bernardo yung sa IG. Dahil, siyempre guys, no, pinagkakaguluan siya at binabatikos ng maraming tao. Dahil kasi ang maraming tao guys, nadamay nila ang pangalan ni Daniel Padilla sa hindi niya nagawa. Diba? Iba-ibang mga babae guys ang dinawit kay Daniel Padilla dahil sa mga sinasabi ni Catherine Bernardo na hindi na siya magiging marupok at napakarami daw ang mga nakikitang babae ni Catherine Bernardo. Kaya nga naman ito nakipag-iwalay kay Daniel Padilla. Dahil hindi niya na daw nakayanan yung pambababae ni Daniel Padilla. Pati na yung panloloko ni Daniel Padilla. Dahil syempre guys, no, nagalit ang mga netizens dahil sa conservative siya na sinasabi kay Catherine Bernardo. Kaya hindi kagad napansin daw ni Catherine Bernardo. Dahil pinaliwalaan niya to na talagang siya ay conservative kay Catherine Bernardo. Dahil para at least hindi siya mabisto na gumagawa siya ng kalokohan, 'di ba? Na iniisip kasi ng mga tao guys na conservative si Daniel Padilla, kaya ginagawa niya 'yon para pagtakpan lahat ng ginagawa niyang pagkakamali. Pero nandahil guys sa mga kumakalat na issue, siyempre hindi nga naman pwedeng magpa-interview si Mami Min Bernardo. Nalaman natin to guys dahil sa mga kumakalat na issue ngayon sa social media na kung ano nga ba talaga ang layunin ng mga tao para at least mapatunayan lang ni Catherine Bernardo na totoo ang kanyang mga sinasabing it's a prank lang ang iwalayan nilang dalawa. Siyempre guys, no, maraming katanungan sila bakit siya nag-post noon November 30, 2023 na sila ay iwalay na at maraming nahuling mga babae si Catherine Bernardo kaya siya nakipag-iwalay. Ibig sabihin lang nito guys, aka-aka din yung 3 days siyang umiyak. Diba? Nagkulong sa kwarto at hindi kumain. Inisip lahat nang ginawa ni Daniel Padilla para siya ay makapagsalita. Meron pang kadahilanan guys, 'di ba? Nagsalita si Cian Gasa, 'di ba? Nalaman niya rin na magsasalita si Catherine Bernardo noon November 30, 2023. 'Di ba? Kaya itong si Mami Min Bernardo guys ay nananahimik kasi ayaw niya na kasi makidagdag pa sa gulo. Katulad na lang si Daniel Padilla guys. Ayaw niya na rin makipagdagdag pa sa gulo kaya nanahimik na lang siya. Dahil alam niya kung ano ang totoo at ano talaga ang nangyari. Kaya nga naman lahat ng mga netizens ay umiingi ng tawad kay Daniel Padilla dahil sa nagawa nila sa kanya. Diba? Kung hindi pa nangyari ito, siguro
hanggang ngayon ay binabatikos pa rin si Daniel Padilla sa mga naging mga babae o nalilink kumano kay Daniel Padilla. Isang malaking aka-aka pala yun. Ibig sabihin, walang katotohanan yun. Kaya nga naman pala guys, hanggang ngayon ay maayos pa rin ang relasyon ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ibig sabihin lang nito guys, magkaiwalay lang naman ang kanilang ginagawang mga movie. Diba? Hindi naman talaga sila totoong nagkaiwalay. Diba? Katunayan lang yan guys na napatunayan na natin at huwag na tayo sana maguluhan sa mga kumakalat pang issue. Ibig sabihin lang yan, yung post ni Catherine Bernardo ay sinasabi ni Mami Min kung ano yung na-post, ibig sabihin yun ang totoo. Diba? Katulad ng dati na tinanong si Mami Min, katulad din ng sinagot niya ngayon kung ano daw yung pinost, yun din ang totoo. Kaya wala na siyang iba pang masasabi dahil nasabi na ni Catherine Bernardo kung ano ang gusto niyang sabihin. Dahil gusto lang nila alamin kung sino talaga yung solid sa kanila at sino lang yung hindi legit. Diba? Kaya pinatunayan din yan ng mga Katniel fans guys, no? Kung sino daw yung mga lumalait lang kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, yun ang hindi legit na Katniel fans. Kasi kung Katniel fans ka, hindi mo sigurado gagawin yun para sa idolo mo. Diba? Na alam mo na ngayon na isang malaking prank to, kaya nagsibalikan na ulit guys. Yung mga nabanggit ni Daniel Padilla na nagsialisan, diba? Ngayon, nagsibalikan na sila kay Daniel Padilla. Ibig sabihin lang nito ay talagang karapat dapat talagang bigyan pansin ang lahat ng mga kumakalat na issue at talagang walang kasalanan si Daniel Padilla. Ang nagawang kasalanan lang ni Daniel Padilla guys, yung Uju scandal na hindi niya naman sinasadyang magawa. Dahil ang gumawa nun ay ang kanyang malapit na kaibigan, 'di ba? Pinost niya 'to at ito ay kumalat sa social media, 'di ba? Pero nalaman din natin kung paano ang kadahilanan, kung ano ang ginawa ni Carla Estrada at Romel Padilla. Kaya kinausap daw ni Carla Estrada si Romel para puntahan yung nasabing kaibigan ni Daniel Padilla. Pero si Daniel Padilla ay ayaw niya na sana puntahan, kaso nga lang si Carla Estrada ay mapilit talaga.